Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanghol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy na sumusubaybay sa ating programa dito sa Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Magandang araw sa inyong lahat. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal ko kapatid, batiin muna natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy na sumusubaybay sa ating ipinaglalaban dito sa Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At ngayon din naman, binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid o kasapi dito sa ating samahang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Bago tayo magpatuloy, mga minamahal kong kapatid, binabati muna natin ang ating napakabuting gobernador dyan sa Negros Oriental, Ruel Ragay Digamo. Magandang araw sa iyo, mahal na gobernador, at maging sa iyong asawa, Mayora Janice Digamo, no? Maging sa inyong anak na si Carlo Digamo, magandang araw sa inyong lahat. At maging sa ating Vice Governor Guido Reyes. At ngayon din, binabati natin mga minamahal kong kapatid, ang ating dalawang koronel, no? Colonel For Lucas, Colonel Lopez, at maging sa ating retired police, Jesus Sibala, magandang araw sa inyong lahat. Ano? Okay, binabati ko din ang ating mga kapatid, no? Na patuloy na nananalangin para sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Salamat po sa inyong mga suporta at sa mga mensahe na ipinapaabot sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Bagamat napakaraming bumabatikos, pero mas marami pa rin ang sumusuporta at sumusubaybay. Salamat po sa ating lahat ng mga subscriber. Ano? Nagpapasalamat po ko dahil patuloy po na tumataas ang dami ng mga sumusubaybay sa ating programa dito sa Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Maraming salamat po. Okay, sa ating pagpapatuloy, pag-uusapan natin ngayon, mga minamahal kong kapatid, ano, yung mga nangyayari ngayon na hindi na nakakatuwa talaga at talagang nakakabahala. Ano po? Ito lamang mga nakaraang araw o linggo, mapapanood natin sa mga balita, sa radyo man, mapapakinggan natin sa TV, mapapanood natin sa social media, makikita natin, no? Nakakabahala na itong nangyayaring pagdukot sa ating mga kababaihan, ano, sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nakakabahala dahil yung iba, pagkatapos na dukutin, ipinapatay. Para doon sa mga pamilya na namatayan ng isang napakabait at magalang na babae, siyempre nararamdaman natin yung sakit, lalo na doon sa mga magulang na nakaranas na namatayan ng mga anak. Alam niyo mga kababayan ko, hanggang ngayon ay palaisipan sa ating mga kapulisan ang nangyayaring ito. Bagamat may ilan na nahuhuli at sinisikap ng ating mga kapulisan na matukoy o malaman kung ito bang mga taong ito na dumudukot ng ating mga kababayan o lalo na sa ating mga kababaihan na ating kababayan. Sinisikap ng ating mga kapulisan na matukoy kung sino o kung ano ito na grupo. Kung ito ba ay grupo ng mga adik, grupo ng isang fraternity, o grupo ng isang gangster na gumagawa ng ganitong klaseng kahayupan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na kababaihan na nakaranas ngayon ng hindi magandang karanasan
dahil sa mga ganitong klaseng mga tao na nabubuhay ngayon. Kaya nananawagan tayo sa ating chief of staff na nakatalaga ngayon na inatasan ng ating Pangulo na manguna sa lahat ng kapulisan sa buong Pilipinas. Sana po magawan natin agad ng solusyon o malinaw na resulta ang mga nangyayari ngayon, no, na nakakatakot na mga serye ng ating buhay na nararanasan ng ating mga kapatid ngayon, no? Isa na dyan yung ating kababayan na si Frances Mary Dumantay, no? Na 15 anyos na natagpo ang patay sa bayan ng Bustos, Bulacan. Nakakaawa po ang kinahinatnan nitong ating kapatid, no? Pagkakaalam ko, ito ay mahilig magbisikleta. Pero ayon sa ating mga kapulisan, tila nililito sila, no, nitong mga taong walang puso na gumagawa ng nitong klase na krimen, na pagkakaalam nila at batay na rin sa kanilang pag-iimbestiga, nililigaw ng mga tarantadong ito o nililigaw ng mga suspect na ito ang ating mga kapulisan. Sa iba nila dinudoko at sa iba rin nila itatapon pagkatapos nilang patayin. Isa na dyan sa nawawala din, itong si Jovelyn Galieno, 22 anyos na nawawala hanggang ngayon, no? Hindi malaman, isang trabahante ng Robinson, ano? Nakakalungkot ang ganitong klaseng pangyayari, no? Na bakit pwede naman tayo mabuhay na hindi tayo gumagalaw ng babae sa ganong klaseng paraan? Ano po? Isa pa dyan yung kapatid natin na nawawala hanggang ngayon, si Francis Dayan Dayor, 24 anyos. No? Itong si Casey Reforzado, 17 years old. No? Si Shelami Galang de Guzman, no, 14 anyos. No? Napakabata. At ito si Carl Antoinette Sanchez, 15 years old. Alam niyo mga kapatid, talagang nakakabahala na. Pati yung mga kabataan, nababalitaan natin ngayon, dinudukot, no? Pati yung mga minor de edad talaga, ha? 15 pababa, nawawala. Yung iba natatagpuan na lang, patay na. At ayon sa autopsy, yung iba ni rape. Nawala yung droga, pinalitan ng mga manyakis. Sana ito yung ma-resolve ngayon ng ating kapulisan o ano man mga departamento, lalong-lalo na ng NBI. Challenge to sa inyo sa taong ito. No? Napakalaking trabaho ito sa totoo lang. Kaya ang ganyan pa man, ngayon pa lang, sumasaludo na ako sa ating mga kapulisan na tunay. Pero doon sa hindi ako sumasaludo. Doon sa mga ibang departamento ng kawani ng ating gobyerno na nagtatrabaho hanggang ngayon para ma-resolve itong mga kasong ito, sumasaludo po ako sa inyo at buong puso po akong gumagalang sa inyo. Sana po mabigyan ng solusyon yung ganitong klaseng mga problema ngayon na kinakaharap ng ilan nating mga kababayan. Nakakabahala na. Kahit nga yung aking asawa ay ayaw na lumabas ngayon at gusto ay lagi na lang ako kasama. Ayaw niyang lumabas kasi dito nga sa ganun din, tumatawag sa akin yung mga kaibigan ko. Ha? Napupobia na ngayon ng mga kababaihan lumabas. Natatakot na. No, sa nangyayaring ito, sana paigtingin ng ating mga kapulisan itong checkpoint. Kasi nababalitaan natin, ang ginagamit pala nitong mga rapist na ito na dumudukot ng ating mga kababaihan o ng ating mga kababayan, kotse. No?
para pag dinukot nila doon sa loob, pwede nilang talian, pwede nilang pahigain pagkatapos nilang patulugin, kung ano man yung ilalagay nila pampatulog sa panyo, no? Kasi yan ang nakakarating eh. May pinapasimhot daw sa ilong, no? At nawawala na lang ng malay agad itong ating mga kababayan na nakararanas ngayon ng pang-aapi nitong mga tulongges na ito. At ito ay isang hamon din sa ating mahal na Pangulo. Sana po marinig ninyo ang hinaing ng ating mga kababayan o ng mga magulang ng mga kababaihan na ito o ng mga kabataang ito na nawawala dahil sa mga tulongges na walang magawa sa buhay. Ngayon kung nakikinig kayo, kayong mga walang puso o kayong mga, di ko alam kung may atay pa ba kayo o may mga espiritu pa ba kayo, bakit ninyo nagagawa itong ganito? Siguro pinanganak kayong walang mga ate. Siguro pinanganak kayo na hindi dumaan sa magulang yung babae. O kayo'y pinanganak kaya kayo nang galing sa imbornal o sa mga imperno galing. Bakit hindi nyo nararanasan o naiisip ang mararamdaman ng isang babae kung ganun ang gagawin ninyo? Ha? Nakakalungkot isipin. May nakakarating sa atin na info dito. Hindi ko muna masyadong kinakagat, pero ito ay isang info na mula sa ating kababayan na mayroong ilan sa mga mayayaman na kabataan o anak ng mga mayaman ngayon ang sa tingin nila ang nagpapasimuno sa ganitong gawain. Dahil mapera sila, kaya nilang gawin yon. May kotse sila na pwedeng gamitin para maka-exit sila o saan nila gustong pumunta. Meron din nagsabi dito sa akin na impormasyon na imposible din. Posible din naman na isang grupo, no? Isang grupo na tinatag ng mga grupo ng mga lahi ng mga demonyo kaya gumagawa ng ganyan. Sana sa ating mga kapulisan, paigtingin po natin yung ating mga checkpoint, ano? Hindi po porket maganda yung sasakyan, no? Walang pinagkaiba yan. Sa mga kawatan ngayon, yung mga ano, nagsusuot ng mga magagarang damit para hindi mapansin na sila yung mga kawatan, ano? Ganon din ang ginagamit na ngayon ng mga refis, ng mga dumudukot na sa ating mga kababayan, ang kababaihan, yung mga magagarang kotse na. So, malapit-lapit sa katotohanan na posible nga na ang gumagawa nito ay isa sa mga anak ng mga mayayaman, ha? O mga, ay nako, sana marisulba. Dahil talagang nakakabahala na. Kaya sa ating mga magulang, doble ingat po tayo. Pag may anak po kayong mula 7 years old, pataas, lalo na kung ito ay babae, o kahit na lalaki, paigtingin po natin ang ating pagbabantay sa ating mga anak. Nang hindi tayo matulad, ang problema lang natin ito, baka pagka natsyempohan yung tawag nito. Ang problema nito, baka matsyempohan yung anak mo, ikasama ka, baka pati ikaw din isama na rin. Yun ang mas nakakalungkot doon, no? Kaya sana nanawagan tayo sa ating mga hepe ng isang lungsod o ng isang bayan. Kung maaari sana bawat kanto, no? Bawat kanto, bawat sityo, sana may laging nakaabang diyan sa highway kasi hindi maiwasan na may mga kababayan tayo na bumababa sa highway, oh, galing kung saan. Sana may mga HPG tayo diyan na nakaabang, no? Nakaabang para kung sakaling mayroong mangyayari, nakaano agad. Alisto agad yung ating mga magigiting na pulis. No? Sa ating mga barangay chairman, sana po paigtingin natin yung pagbabantay gamit yung katuwang yung ating mga mababait at mahusay na mga barangay tanod, no?
Sana lahat ng ating mga kababayan ngayon sa panahon na ito, dahil ito ay umuuso ngayon, yung pandudukot ng mga walang puso ng mga tao na katulad nitong mga taong ito na hindi, hanggang sa ngayon hindi natin malaman kung sino eh, dahil matinik eh. No? Baka dumating pa nga sa punto eh, wag naman sana, di ba? Baka dumating sa punto yung munang dudukot pala nito kaya hindi mauli-huli eh, nasa gobyerno din. Pero wag naman sana, di ba? Kasi may nababalitaan tayo, di ba? May pulis na nangre-rape. May mga pulis na nandudukot. May pulis na nandudukot ng tao para iparansam. Di ba? Pero sana hindi. At pag na sana hindi, sana. Para sa akin, alam ko na mababait at mabubuti ang ating mga kapulisan. Nadudungisan lamang ng ilang mga pulis na nakapasok na ang iniisip ay pang sarili lamang. So bago po tayo magtapos ating programa, mga minamahal kong kapatid, muli kong sasabihin sa ating mga magulang, doble ingat po. Magsakripisyo po tayo, no? Lalo na ngayon, paparating na yung pasukan. Ang daming magkakalat na kasi may face to face na. Napakadali na sa mga kriminal na ito na dumukot ng mga kababaihan. No? Lalo na kung mag-aabang lang ito sila sa mga campus, no? Pag-aaralan nila kung sino yung magagandang babae dyan na kung saan dumadaan, doon nila dudukutin. Sana yung mga college student natin, ano, magkaisa kayo. Yung mga babae dyan na ano, huwag kayong magkanya-kanya. Mag-ano kayo, sabay-sabay kayo. Kung kayo naman ay magkasama lang sa isang apartment o ano man yung saan kayo nakatira, no? Sa boarding house man, magsabay-sabay kayo. Yung mga kalalakihan, tulungan nyo yung mga schoolmate ninyo, bantayan ninyo. Ha? So yun ang panawagan ng yung lingkod, Epifanio Labrador. At maging panawagan na rin natin ito sa ating mga lingkod bayan. No? Maging alisto tayo sa panahon na ito. Okay, bago tayo magtapos, mga minamahal kong kapatid, tulad na sinasabi ng lingkod, kung sino man sa inyo may problema sa inyong barangay, sa inyong lungsod o sa inyong probinsya, huwag po kayong magdalawang isip na itawag o isumbong dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, at agad po namin kayong paglilingkuran sa abot ng aming makakaya dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. Muli, sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.